Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marami sa atin ay mahilig mag-alaga ng aso dahil sa paniniwala na ipagtatanggol tayo nito sa mga kalaban. Matapang ang mga aso at kaya nilang harapin ang mga kalaban, mapatigre man ito o leon. Kaya naman sa video na to, papanood mo ang 10 hayop na matapang na hinarap ng mga aso. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1. Aso laban sa bayawak. Sa video, makikita kung paano manggigil ang aso sa bayawak. Oh no! Gaya ng bayawak na to na parang sumakay sa roller coaster dahil sa kagat ng aso. Ang mga aso kasi ay predator o yung hayop na kumakain ng karne. Kaya sa tuwing nakakita sila ng bayawak, ang tingin nila dito ay pagkain. Kahit ano pa ang sukat ng bayawak, tsak natatargetin nila ito. Ang mga aso kasi ay may malakas na bite force na aabot ng 250 PSI at mas malakas pa yon sa kagat ng bayawak. Mahilig din bumuo ng teamwork ang mga aso, kaya mabilis nilang nahukuyog ang kawawang hayop. Ang mga bayawak ay solitary o yung hayop na palaging mag-isa, kaya wala silang panama kung grupo ng mga aso ang umatake. Buti na lang at may secret weapon ang mga bayawak. Yan ay ang kanilang buntot. Gaya ng bayawak na to na parang may latigo kung pumalo. Number 2. Aso laban sa snow leopard. Sa rehiyon ng Central Asia, ang mga snow leopard ang apex predator at ito ang kinatatakutan na maninila ng kabundukan. Maski ang mga toro ay natatakot sa snow leopard. Pero sa tuwing nakaka-face to face nila ang mga aso, lumalabas ang pagiging matatakuting pusa ng mga leopard. Gaya ng snow leopard na to na piniling magtago sa likod ng halamanan upang makaiwas sa galit na aso. Ang mga Tibetan Mastiff ang pinakamalupit na kalaban ng snow leopard dahil parang halimaw ito kung umatake. Kaya naman no match ang mga leopard lalo na kung pagtutulungan sila ng mga aso. Madalas magtagpo ang landas ng aso at leopard dahil sa panghihimasok ng mga tao sa teritoryo ng leopard. Kawawa naman kung bubugbugin lang ng mga aso ang snow leopard dahil isa pa naman ito sa pinaka-cute na pusa. Number 3. Aso laban sa baka. Sa wild, ang mga aso ay likas na tumutugis ng mga bovine dahil yan sa teamwork. Ganito ang kanilang buhay sa loob ng maraming taon. Kaya naman hindi mo maaalis sa behavior ng mga aso ang manghunting ng baka gaya ng kanilang mga ninuno. Sa video, makikita ang grupo ng aso na matyagang humuhuli ng libreng baka. Delikado ang mga baka sa aso, lalo na kung isa itong pitbull na mahirap awatin. Kaya naman ang mga baka ay nakaisip ng paraan upang iwasan ang mga aso. Ang iba sa kanila ay natutong lumaban bago pa sila makagat ng aso. Gaya ng aso na to na nakatikim ng headbutt sa buffalo. Ang iba ay hindi nakukontento sa headbutt at ang gusto nila ay pinapalipad sila ng toro. Gaya ng mga aso na to na parabang nag-e-enjoy habang pinapalipad sila ng baka. Ito na ata ang katumbas ng wrestling sa Animal Kingdom. Number 4. Aso laban sa agila. Sa laki ng katawan ng aso, siguradong walang panama ang mga agila. Gaya sa video, nilapan ng aso ang agila. Kaya naman sa ilang bansa na may maraming populasyon ng lawin, hindi na nakakapagtaka kung ang kanilang aso ay may kalaban na agila. Gaya ng magtropang aso na to na pinagtulungan ang agila. Pero, sa ilang pambihirang pagkakataon, ang mga agila ang natutong lumaban sa aso. Ilang beses pa nga namataan sa CCTV ang agila na dumagit ng tuta. Sa mga bansa gaya ng Mongolia, ang mga agila ay sinasanay ng mga hunting ng wolf. Sino mag-aakala na ganito pala kabagsik ang mga agila at parang bubwit lang ang trato nila sa lobo? Kaya kung maraming asong gala sa inyong lugar, dapat ay turuan nyo ang Philippine Eagle na manghuli ng mga pasaway na asong gala. Joke lang!
Number 5. Aso laban sa kabayo. Sino mag-aakala na hindi inaatrasan ng aso ang kabayo kahit ito ay 5 beses na mas malaki sa kanila? Kahit maliit ang mga aso, malakas ang kanilang loob na harapin ang kabayo. Maski ang buntot ng kabayo ay napagdidiskitahan ng aso. Tunay ngang kabibiliban mo ang tapang ng aso dahil pati ang kabayo kinakabahan sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas. Parang David at Goliath ang eksena sa awayan ng kabayo at aso. Pero gaya ng lahat ng hayop, ang mga kabayo ay meron ding pamatay na depensa. Ang sipa ng kabayo ay sobrang lakas, siguradong talsik ang aso. Sobrang lakas ang sipa ng kabayo at kasing lakas nito ang palo ng baseball bat. Kaya kung meron kang alagang aso, huwag mo itong hahayaan na lumapit sa kabayo kung ayaw mong magaya sa aso na to. Nasa kalahati pa lang tayo ng ating listahan, pero kung ngayon pa lang ay nag-i-enjoy ka na sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang i-like ang video at subscribe ka na din for more animal videos. Salamat! Number 6. Aso laban sa sea lion. Sa dagat, ang mga seal at sea lion ang kinatatakutang predator ng mga isda dahil sa husay nitong manghuli at sa laki ng kanilang katawan. Pero ang mga aso, deadma sila sa lakas ng mga sea lion at parabang hinahamon pa nila ito na may pagduelo sa kanila. Malakas ang katawan ng sea lion pero mas malakas naman ang kahol ng mga aso. Kaya kung sa paingayan lang ang labanan, umang na agad ang mga aso. Sa tingin ko, sobrang nakakapagod ang ginagawa ng mga seal na lumangoy sa dagat. Kaya sa tuwing nagpapahinga sila sa dalampasigan, nasisira ang araw nila sa tuwing may aso na umiepal sa kanilang pahinga. Kawawang seal. Pero syempre, napipikon din ang mga sea lion sa aso, kaya minsan, lumalaban din sila. Gaya ng sea lion na to na nabwisit na sa ingay ng aso. Kahit ano pa man ang pinag-aaway nilang dalawa, hindi maitatanggi na bagay maging BFF ang aso at seal. Number 7. Aso laban sa daga? Tanong ko lang ha, sino sa inyo ang hindi takot sa daga? Maliksi kasi ito at masakit mangagat. Pero kung isa kang aso, siguradong sisiw lang sa'yo ang manghuli ng bubuit. Malakas kasi ang pangamoy ng aso, kaya mabilis lang natutuntun ang lokasyon ng daga. Kahit walang kamay ang mga aso, napakahusay naman nila kung kumagat kaya walang takas ang daga. Ikaw, ikikiss mo pa rin ba ang pet mo kung malaman mo na kumakain ng daga si Doggy? Number 8. Aso laban sa cheetah. Sa mga nauna ko ng video, doon nyo nakita kung gaano katapang ang aso na lumaban sa mga big cats. Kaya parang kuting na lang ang tingin ng aso sa cheetah. Pero hindi sa palakasan ang labanan, kundi sa pabilisan. Ang cheetah ay mabilis na 136 kilometers per hour, 2 beses yan na mas mabilis sa takbo ng aso. Mukhang sa pagkakataon na to, talo ang mga aso. Pero okay lang dahil mas cute pa rin naman ang mga aso. Number 8. Aso laban sa elepante. Ito ang pinakamabigat na pwedeng kalabanin ng aso. Sa Africa, ang mga wild dog ay kilalang tumutugis ng elepante gamit ang teamwork. Pero, madalas sa kanilang away ay dahil sa agawan ng teritoryo. Ang mga aso kasi ay napaka-territorial at ayaw nila ng may ibang hayop na manghihimasok sa kanilang baluarte. Sa kabilang banda, ang mga elepante naman ay palaging naglalakbay kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtatagpo ang landas ng aso at elepante. Don't worry, hanggang kahol lang naman ang kaya ng aso at hindi nila kayang patumbahin ang elepante. Kung minsan, mas gusto nila itong ayayin may paglaro gaya ng elepante sa video. Mas masarap daw ang may pagkaibigan kaysa makipag-away. Number 10. Aso laban sa manok. O ito, dito naging kengkoy ang away ng dalawang hayop. Dahil sinong mag-aakala na ito ang pinakamahirap na katunggalin ng aso? Mas malaki ang aso pero mas matapang at siga ang mga manok. Tingnan mo nga naman, sa Animal Kingdom, talo ng matapang na manok ang malaking katawan ng pitbull. Ang aso na to ay napatago na lang sa kanyang bahay dahil sa tapang ng manok.
Ang aso naman na to ay nag-aya ng away, pero nang ilagay na siya kasama ng manok, time out na daw at gusto na niya agad umalis. Ito naman ang aso na gustong makisali sa away mag-asawa ng manok. Kung isa kang dog owner, dapat ay maging responsable ka sa iyong aso at huwag mo itong hayaang magpagala-gala. Dahil kung tunay mong mahal ang alaga mong aso, hindi mo ito hahayaan na mapahamak at ang kaligtasan nila ang iyong prioridad. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Valeroso Pakupak, Steven Consulta, Gonzalo Atiliano, Katrina Lorin Anbariga, Mark Rain Ariel Bredonia, CJ Cabrera, at Ariel Kilang. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!